Good day, everyone. Welcome back to my channel. For our lesson this morning, we're gonna have finding the area of a circle. Let us define what does area means. Area is the number of square units it takes to fill a region. We use the formula A equals pi r squared. A stands for area. Pi has a value of 3.14. R squared means radius times radius. Bago po tayo magbigay ng numbers, atin po munang alamin kung ano ang pagkakaiba ng mga words na ating makakasalamuha pag tayo ay magsosolve na ng numbers. Let's start from R squared. Pag sinabing R squared, iba po yun sa 2R. Kasi ang R squared or radius squared, meaning kung anuman ang given radius, itatimes mo siya sa kanyang sarili, yun ang ibig sabihin ng R squared. While ang 2R, kung anuman ang given radius, itatimes mo lang sa 2. Okay? Huwag po kayong magpapakalito doon sa dalawang yon kasi malaki po ang pagkakaiba noon. Next, we have diameter. Pag sinabi pong diameter, yun po yung pinakamahabang linya na makikita natin sa loob ng isang circle. Ang radius naman, kalahati lang kung ano ang given diameter. Now, let us substitute using the number 5 or ang radius natin ay 5. Tingnan po ang circle. Ang circle mayroon siyang radius na 5. Kapag ginamit natin ang formula na R squared, meaning 5 times 5 equals 25. Kung 2R naman, 2 times 5 equals 10. Diba? Malaki ang pagkakaiba nila. 2R and R squared. Try natin ang ibang examples. R squared, diameter, radius. Tapos, tsaka tayo magsosolve ng number. Let's have number 1. The diameter is 14. So, kung 14 ang kanyang diameter, ano naman ang kanyang radius? Correct. Ang kanyang radius ay 7. Ano naman ang kanyang R squared? R squared or radius times radius, we have 7 times 7 equals 49. Naintindihan nyo ba yon? Let's try number 2. The diameter of the circle is 8. So, ang kanyang radius is 4. Ano naman ang kanyang R squared? Yes, 16. Very good. Meaning, naiintindihan nyo na kasi mabilis nyo na siyang nasasagutan. Let's try another one. The radius of the circle is 10. What is the R squared? Correct. 100. Parang nakikita kong namamaster nyo na ang pagkuha ng radius at saka radius squared ng isang circle. So, this time, we are now ready to find the area of the circle. Lagi po nating tatandaan na in finding the area of the circle, we use the formula A equals pi r squared. Let's have number 1.
The radius of the circle is 9. So therefore, the r squared is 81. Let us now substitute using the formula a equals pi r squared. 3.14 times 81 equals 254.34 centimeter squared. Let's try another number. This time, ang given naman ay diameter. Kung ang diameter ng isang circle ay 8, ano po ang kanyang r? Siyempre, 4. Ano naman ang kanyang r squared? Siyempre, 16. Then, let us substitute. 3.14 times 16 equals 50.24 centimeter squared. Okay, akin na pong nakikita na kayo po ay medyo marunong nang magsagot. Let's try some more, but this time you are going to use pencil and paper. Then we are going to check our answer afterwards. I will give you 5 minutes to answer these exercises. That's it for today, guys. Sana ay may natutunan kayo about sa area or finding the area of a circle. Huwag kalilimutan ang paggamit ng formula. Then, follow lang ang steps para madali natin siyang masagutan. And for our next lesson, we're gonna have problem solving using the area of a circle. At kung bago ka po sa channel ko, huwag kalimutan ang mag-like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. That's it for today. Bye!